Minsan sa buhay natin, ang mga maliliit na bagay ng kabutihan na binibigay natin sa ating kapwa ay siya palang magbibigay sa atin ng biyaya. Mga ka-explorer, isa na namang thrilling yet inspiring na kwento ang ihatid ko sa inyo. Kilalanin sa kwentong ito si Jonah na naging mabuti sa kapwa ng mga nakakasalamuhan nito at kung anong pagsubok ang kanyang pagdadaanan sa kwentong ito at kung anong leksyon ang kanyang matututunan sa pagdadaanan niya sa kanyang buhay. Nagsimula itong si Jonah bilang isang janitor sa isang pagawaan ng ice cream. Gustuhin man itong maging maganda ang trabaho, ay wala itong magagawa. At kung bakit hindi ito matanggap-tanggap sa mga magagandang trabaho, dahil sa high school lang ang tinapos nito. Subalit, kahit janitor man ang trabaho nito, ay buong puso niya itong minahal at inalay ang sipag dito. At bukod sa masipag na ito, ay palakaibigan pa ito. Nakasanayan na nitong maging palakaibigan sa kung sino man ang mga makakasalamuhan ito. Sa araw-araw, sa tuwing naglalakad itong si Jonah papunta sa sakayan, ay halos lahat ng taong madaanan ito ay binabati ito at kinakamusta. Ganyan kabait at palakaibigan itong si Jonah na nagresulta sa paggalang sa kanya ng mga taong nakakakilala sa kanya. Ang unang-unang mga naging kaibigan nito ay ang mga guard nila sa kumpanya nila. Sila kasi palagi ang unang mga nakakasama nito sa tuwing umaga bago magsimula ang trabaho nito. At kapag uwian naman bago mag-out ito sa trabaho. Ganyan lang palagi sa araw-araw ang routine nitong si Jonah. Minsan nga ay memorize na ng mga guard na sa oras na iyon ay nandoon na siya sa lugar na iyon. Kaya madali nila itong nahanap sa tuwing meron silang kailangan sa kanya. At tumatak na sa isipan ng mga kaibigan nitong guard na tiyak na si Jonah palagi ang huling empleyadong lalabas ng building nila. Inaantay pa kasi nitong si Jonah na wala ng tao sa opisina nila bago ito makapagsimulang maglinis doon. Ito lang palagi ang ginagawa nito sa trabaho nito. Maagang pumupunta ng trabaho para maglinis at gabi namang mag-out sa trabaho pagkatapos nitong linisin ang opisina. Kahit na ganun ang trabaho nitong si Jonah, ay ginagalang ito ng mga empleyado ng kumpanya nila. Isang araw, habang naglilinis ng opisina itong si Jonah, ay nasorpresa ito sa ginawa ng mga empleyado doon. Habang naglilinis ito, ay ginulat nila ito ng isang masigabong palakpakan at kantahan. Laking gulat nitong si Jonah sa mga oras na iyon. At napaiyak ito habang kinakantahan nila ito ng happy birthday. Sabay na inilabas ng mga empleyado ang kanya-kanya mga regalo para sa kanya. Nawala na pala sa isipan nitong si Jonah na kaarawan pala niya sa araw na iyon. Dala na rin sa kabisihan ito sa paghahanap buhay. Naghanda ng simpleng salo-salo ang mga empleyado sa mga oras na iyon para i-celebrate ang kaarawan nitong si Jonah. At sa mga oras na iyon ay kitang-kita sa mga mata nitong si Jonah ang galak at saya. Nagpasalamat ito sa mga empleyadong nagsorpresa sa kanya. Sa gabing iyon ay masaya itong umuwi sa bahay nila. Pagdating nito sa bahay nila, ay extended ang sayang naramdaman nito nang sorpresahin ulit ito ng asawa at mga anak nito. Niyakap ito ng mga anak niya at pinasalamatan sa mga sakripisyo nito para sa kanila.
At nagsalita itong si Jonah sa harap ng mga anak nito. "Mga anak, maraming salamat at inalala niyo ang kaarawan ko. Di niyo lang alam kung gaano ako kasaya ngayong araw na to. Magpapakabait kayo mga anak ko ha, at mag-aral ng mabuti." Sa sinabi ng ina nila ay napaiyak ang mga anak nito at muli silang nagyakapan. Kinaumagahan, pagkagising nitong si Jonah ay kinausap ito ng panganay nitong anak na babae. "Ma, may sasabihin sana ako sa iyo." "Ano yun anak? Huwag mong sabihin mag-aasawa ka na." "Ikaw talaga ma, palabiro ka talaga." "Ma, di ba may trabaho naman ako at malaki naman ang sinasahod ko. Papatigilin na sana kita ma sa pagtatrabaho para makapahinga ka na din." "Anak, maraming salamat na naisip mo ang kapakanan ko. Pero anak, malakas pa naman ang mama mo. Kaya pa naman anak, ito na lang gawin mo anak ko. Mag-ipon ka habang bata ka pa para pag magkapamilya ka na ay may pangsimula kayo." Sa sinabi ng ina nito ay hindi na nagpumilit pa ang anak nito. Sumagot na lang itong, "Kung magkaganon inay ay hindi na kita pipilitin. Basta ipangako mo na mag-iingat ka palagi ha." "Pangako yan anak. I love you anak." At lumipas ang 3 oras. Habang masaya itong papasok ng opisina ay nakasalubong ito ang isang masungit na empleyado. Palagi iyong iniiwasan ni Jonah, ngunit nagkataon talagang nagkatagpo ang landas ng dalawa. Wala kasi itong bukang bibig palagi, kundi ang hamakin itong si Jonah. Ngunit nang magsimula na itong pagsalitaan ng di kaaya-ayang salita itong si Jonah, ay nagulat ito sa reaksyon ng ating bida. Tinitigan lang niya kasi ito at tinawanan. Nakakaiba sa unang reaksyon nitong si Jonah na pinaiyak nito. Nagtaka ang masungit na empleyado dito kay Jonah kung bakit di na ito umiiyak nang sabihan niya ito ng masasakit na salita. Dahil doon ay tumigil na lang ito at umalis. At lumipas ang 12 oras. Sa gabing iyon, habang naghahanda na pauwi itong si Jonah, ay nagtaka ito nang hindi nito makita ang isang guard nila. Sa akala nito ay nag-ikot-ikot lang ito pansamantala para mag-check ng lugar. Kaya inantay niya ito pansamantala. Nakasanayan na kasi nitong makipag-usap muna bago umuwi at maglalagda pa ito sa record book ng guard nila. Ilang minuto ang lumipas na hindi pa talaga nakakabalik ang guard nila. At sa oras na iyon ay kinutuban na ng masama itong si Jonah. Kaya nagpasya itong ikutin at sundan ang normal na pinupuntahan ng guard nila. Habang naglalakad ito, ay laking gulat nito nang makita niya ang guard nilang nakahandusay sa sahig. Inatake pala ito sa puso sa mga oras na iyon. At kung hindi ito nakita agad-agad nitong si Jonah, ay tiyak na di sana ito makakaligtas. Naagapan ito at nadala sa hospital. Laking pasalamat ng guard nila sa kabaitan nitong si Jonah at sa pagkaligtas nito sa kanya. At sa pangyayaring iyon ay ginawaran ng award ng kumpanya itong si Jonah at napromote ito bilang isang checker ng kumpanya nila. Mas sinipagan pa nito ang pagtatrabaho at mas minahal pa ito hanggang sa lumipas ang 4 na buwan. Sa hapon ng uwian ay nahuhuli pa rin palagi itong si Jonah na umuwi. Sinisiguro kasi nito na sa maayos ang lahat bago niya ito iwanan. Huling chinek nito ang malaking kwarto na freezer kung okay ba ang mga produkto doon sa loob. Nang sa hindi na malaya nitong si Jonah na nagsasara pala automatic ang pintuan na iyon at mabubuksan lang iyon sa harapan.
Nakulong ito sa malamig na kwartong iyon. At habang tumatagal, ay palamig ito ng palamig. At kung hindi ito makalabas agad-agad, ay tiyak na mapapahamak ang buhay nito. Sigaw ito ng sigaw ng tulong, ngunit hindi ito naririnig sa labas. Ilang minuto ang lumipas at naramdaman na nitong si Jonah ang pagbagsak ng lakas nito. Habang may lakas pa itong natitira, ay nanalangin ito sa Panginoon at humingi ng tulong hanggang sa nawalan na ito ng malay. Kinaumagahan ay gulat na gulat itong si Jonah na gumising sa hospital. Dahil sa akala nito ay doon na ang katapusan nito sa malamig na kwartong iyon. Habang nakahiga ito ay kuwento ng anak nito ang lahat-lahat. Sa mga oras na iyon ay nagtaka ang guard ng kumpanya niyo dahil hindi ka pa dumadaan sa pwesto nila. Dahil alam nila na sa mga oras na iyon ay dapat doon ka na sa kanila. Sa mga oras ding iyon ay ginutuban na silang baka may masamang nangyari kaya hinanap kanila. Mabuti na lang at nakita nila ang sapatos mo sa labas ng kwartong iyon at dali-dali kanilang nilabas doon. Kaya nakaligtas ka na sa tiyak na kapahamakan dahil sa kanila, sa mga guard nyo. Sa narinig nitong si Jonah ay iyak ito ng iyak at nagpasalamat sa Panginoon. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Mga ka-explorer, palagi po nating tatandaan na hindi lang po tayo gumagawa ng kwento. Nag-i-inspire po tayo. Maraming salamat po.